Kamusta? Ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira! Hi kids! I'm Teacher Gerald! Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea! Hi mga bata! Ako si Teacher Ardeen. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fean. Hi kids! Welcome sa panibagong episode ng ating Time for Christ! Sa araw na ito, inaanyahan ko ang bawat isa sa inyo na tumayo at sama-sama tayo magpuri, sumayaw at umawit para sa ating Panginoon. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long. At ngayon naman mga ka-TFC, tayo naman ay dadako sa ating story time! Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Kung ako'y mananalangin, kamay nakatiklop, ulay nakayuko, matay nakapikit at tahimik na mananalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, pinapuri't pinasasalamatan namin kayo sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Patawarin niyo nawa kami sa mga nagawa naming kasalanan at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan sa pagtanggap namin ng inyong mga salita sa araw na ito. Kung ano man po ang aming matututuhan, ay nawa magamit namin ito at maibahagi namin sa aming mga kaibigan, kapamilya o kahit sa aming mga kaklase. Kayo po ang sumama sa amin sa araw na ito.
Ito po ang samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng bagong kwento. Ang kwento na ito ay matatagpuan sa Lucas 24 verses 13 to 35. At handa na ba kayo? Simulan na natin! Pero bago ang lahat, naranasan niyo na bang maglakbay o pumunta sa malayong lugar? Wow! Ako rin! Eh, ano naman yung mga pinag-uusapan ninyo tuwing kayo ay nasa biyahe o sa kalagitnaan ng paglalakbay ninyo? Nice! Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay may pinamagatang ang manlalakbay sa daan. Nang araw din iyon, dalawa sa mga tagusunod ni Jesus ang umalis sa Jerusalem at nagtungo sa isang nayong itinatawag na Emmaus o sa English ay Emmaus. 7 milya ang layo nito sa Jerusalem. Sobrang layo at naglalakad lamang sila. At sila'y sa kanilang paglalakbay ay pinag-uusapan nila ang mga nangyari na may kinalaman kay Jesus. Sinabayan sila sa paglalakad ng isang kapwa manlalakbay o mga nakakasabay nila sa kanilang paglalakbay. At tinanong sila kung ano yung pinag-uusapan nila. Huminto silang dalawa at malulungkot ang kanilang mga mukha. Sabi sa isa sa mga disipulong ito na ang pangalan ay Cleopas, ang sabi ay, "Kayo lamang po yata ang nag-iisang bisita sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng nangyari roon nitong nakaraang araw lamang." At sabay-sabi, "Anong pangyayari ito?" Tanong ng lalaking bagong dating o kasabayan nilang manlalakbay. Ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth, sagot ng dalawa. Isa siyang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa sa harap ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari, mga leader, upang mahatulang mamatay. At ipinakod nila siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang Mesaya, ang mangliligtas ng Israel. 3 araw nang nakalipas mula nang naganap ang lahat ng ito. At kaninang umaga ng madaling araw, ilan sa aming mga kababaihan ang dumalaw sa kanyang libingan. At ginulat kami ng balitang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay. Nakakita raw sila ng mga anghel at nagsabing siya ay buhay. Tumakbo sa libingan ang ilan ng mga kasamahan naming lalaki at natagpuan itong walang laman. Kagaya ng sinabi ng mga babae, wala nga roon ang bangkay niya. Sinabi sa kanila ng kapwa manlalakbay, "Hindi ba kayo nakakaunawa? Bakit hindi ninyo mapaniwalaan ang sinabi ng mga propeta doon sa kasulatan? Hindi ba't malinaw ang kanilang propesiya na ang Mesaya ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago makamtan ang kanyang kaluwalhatian?" At habang sila'y naglalakbay, ipiniliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi sa kasulatan at tungkol kay Jesucristo. Nakinig silang dalawa ng mabuti sa nakasabay nila sa daan. At habang sila'y nakikinig at nagsasalita ang nakasabay nila, sumiklab ng pag-asa sa kanilang mga puso nang patuloy silang makinig sa kanilang nakasabay. At talagang ramdam na ramdam nila ang pag-asa na buhay si Jesus. Nang malapit na sila si Emmaus, parang
Magpapatuloy pa sa paglalakbay ang kanilang bagong kasama, ngunit hindi nila siya pinayagan. At sinabi, "Dumito ka na muna sa amin ngayong gabi dahil dumidilim na." Kaya't sumama siyang umuwi sa kanilang bahay. Na maghahapunan na, dumampot siya ng tinapay at pinagpasalamat ito sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ito at ibinigay sa kanila. Biglang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Ngunit nang sadaling iyon, bigla rin siyang naglaho. At sinabi nila sa isa't isa, "Kaya naman pala nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag ang kasulatan." Napagtanto nila na siya pala ay si Jesus. Sa kanilang kasabikan, ang ginawa nila ay agad silang tumayo at nagmadaling bumalik sa Jerusalem upang sabihin sa iba pang mga tagasunod na si Jesus ang nakita nila at nakasama nila sa paglalakbay. Pagdating nila roon, naabutan nila ang 11 mga disipulo na nagkakatipon kasama ng ibang mga kasamahan. At may nakakatuwang balita rin ang mga ito. Sinabi nila kina Cleopas, "Nabuhay ngang muli ang Panginoon." Nagpakita siya kay Simon Pedro. Kinuwento naman ng dalawang nanggaling sa Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang pagpirapirasuhin ang tinapay habang sila'y naghahapunan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Napakaganda, di ba, na nag-uusap lang sila at hindi nila namalayan na ang kasabay nila ay si Jesus na kanilang pinag-uusapan. Okay, sa mga oras na to, balikan natin ang ating mga napag-usapan o tungkol sa kwento na ating napag-usapan. Saan nga ulit nagpunta ang dalawang tagasunod ni Jesus? Tama, sa Emmaus o sa Emmaus. Ano nga ulit ang sinabi ng manlalakbay nila, ng manlalakbay na nakasabay nila sa daan? Okay, very good. Ipaniliwanag niya sa kanila ang nakasulat sa kasulatan tungkol kay Jesus. Very good, nakikinig ang bawat isa. Pangatlo naman, kailan nakilala ng dalawang lalaki o manlalakbay kung sino talaga ang bisita nila? Okay, very good. Nakilala nila si Jesus nang maghapunan sila at nakita nila na pinagpasalamat ni Jesus ang hapunan at pinagpira-pirasa nila ito. Diba tayo din? Ganun tayo. Siguro may mga gestures sa mga action tayo na makikilala natin ang isang tao kapag ginawa nila mismo ito sa ating harapan. At ang huli, ano ang natutuhan natin tungkol sa kwentong na pinakita sa atin ni Jesus? Okay, very good. Ang kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ay katuparan ng nakasulat sa kasulatan o sa Biblia. Very good. Kaya lagi nating tandaan, ang lahat ng nangyari kay Jesus ay katuparan ng nakasulat sa kasulatan. Bago pa man kasi natin siya masaksihan o bago man siya likhain sa sanlibutan, alam na ng Diyos na kakailanganin natin ang tagapagligtas mula sa ating kasalanan. Kaya sa mga oras na to, pakakatandaan natin na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay ating kailangan upang mas makilala natin si Jesus. Okay? At sa mga oras na to, tayo ay
muling manalangin. Panginoon, pinupuri't pinasasalamatan namin kayo sa salitang aming narinig sa mga oras na to. Tunay nga, O Diyos, na ipinakita niyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaluwalhatian sa amin. Hindi niyo kailan kami pinabayaan at tunay nga, Panginoon, naniniwala kami sa inyong mga pangakong nasusulat. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami samahan sa anumang paglalakbay na tatahakin namin sa aming mga buhay. At gamitin niyo kami upang ma-share namin sa ibang tao ang inyong kapangyarihan. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa mga oras na to, tayo ay dadako na sa ating memory verse. Ulitin ko, memory verse. Huwag nating kalilimutan ang ating memory verse na matatagpuan sa Lucas 24 verses 46. Ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y mabubuhay sa ikatlong araw. Para mas madali nating matandaan, tayo ay magkaroon ng action. Okay? Una, ganito ang nasusulat. Kinakailangang maghirap, mamatay ang Kristo at pagkatapos ay siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ulitin natin sa huling pagkakataon, ganito ang nasusulat, kinakailangan na maghirap, mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Lucas 24 verse 46. At para naman sa ating art time, ang kinakailangan lamang natin ay tatlong bond paper or tatlong papel, mga panulat, krayola, at pandikit upang makagawa tayo ng tada! Ito ay nagpapakita ng daan patungong Emmaus na nasabi sa ating kwento. Huwag niyong kalimutang isend sa ating group chat o i-post sa ating mga Facebook upang malaman at makita ng ating mga teachers ang inyong ginawa. Maraming salamat mga ka-TFC sa pagsama at pakikinig sa ating lesson sa araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Time for Christ! Paalam! God bless you all!